The Lord be with you. And with your spirit. A reading from the Holy Gospel according to St. John. Glory to you, O Lord. Martha said to Jesus, "Lord, if you have been here, my brother would not have died. But even now I know that whatever you ask of God, God will give you." Jesus said to her, "Your brother will rise." Martha said to him, "I know he will rise in the resurrection on the last day." Jesus told her, "I am the resurrection and the life. Whoever believes in me, even if he dies, will live. And everyone who lives and believes in me will never die. Do you believe this?" She said to him, "Yes, Lord, I have come to believe that you are the Messiah, the Son of God, the one who is coming into the world." The Gospel of the Lord. Praise you, Lord Jesus Christ. Noong pandemic, parang hindi ko naman naramdaman na mamamatay kami dahil sa COVID. Kami yung mga pasaway nun. Kami yung hindi nawala ng misa. Hindi kami nagsara ng simbahan. Ano pa? Kaya kami lang ang merong online nun. Ano pa? Kami, mga tao sa simbahan. Ano pa? Pero kami rin ni Mina, ang mayroong mga nanay na may sakit. Ang iniisip namin, yung mga nanay namin ang baka maano ng COVID. Ano pa? So, kami nagte-text. Nandun yung mga nagpabaksin ba? Hindi nagpabaksin ang mga nanay namin eh. Ano? Ivermectin ka. Ano pa? Binabalikan ko yun. Ang pagkatakot ay ang pagkamatay ng mga magulang. Ano po? At hindi naman pinahintulot ng Diyos. Hindi pinahintulot ng Diyos. Pero, sadyang walang forever. Ano po? Sadyang walang forever. Sadyang darating ang araw na kahit gano'n mo kamahal ang iyong magulang, darating ang araw, sila ipapanaw. Talaga bang magiging handa ka sa pagpanaw ng iyong mahal sa buhay? Ang sagot ay hindi. Ang sagot ay hindi. Kahapon, pauwi kami do sa ang tugtog, ang music na sasakyan ay pamasko. Ano? Sabi ng driver, pag tumutugtog ang Christmas song dati, umiyak ako. Tapos sabi ko, ako din. Nung namatay si Papa, 3 taon na Christmas song, umiiyak ako. Ano pa? Umiiyak. Bakit? Yung pagpanaw, wala kang magagawa doon eh. Ano pa? Hindi mo pwedeng pigilan yun. Darating at darating. Kaya nga, pag pumanaw na, ang hinihingi nila lang ay hayaan mo na. Ang ginagawa namin mga pari ay tinatapik namin yung kabaong ng aming yumaong kapatid na pari at sinasabi namin, "Baya con Diyos." Ano ibig sabihin nun? Humayo ka na sa Diyos. Gusto ka man namin dito, pero hindi ka na taga rito. Humayo ka na sa Diyos. Sabi kaya daw nagmumulto kasi pinipigilan pa eh. Patay na, pinipigilan pa eh. Di po ba? O yan, di pa kalat-kalat. Di po ba? Ano? Hayaan mo na. Hayaan mo na. Kasi hindi ka na taga rito. Pauwin mo na. Ano po? Ano po mayroon sa Ebanghelyo? Alam naman ni Jesus na may sakit si Lazarus, pero inantay niyang mamatay. Pwede naman niyang puntahan agad, di ba?
inantay niyang mamatay. Kasi kung yung mga may sakit, pinapagaling niya. Pero bakit mo hinayaang mamatay yung kaibigan mo? Para lang isabi o ipaalala sa kamag-anakan kina Martha na mayroong muling pagkabuhay. Yun ang mahalaga. Ang mahalaga ay mayroong muling pagkabuhay. At palagi ko po itong sinasabi, I long for the resurrection, not because hindi ka na mamamatay, hindi ka na magugutom, wala nang bawal na pagkain, di ba ba? No? Hindi ka na mapapagod, hindi ka naluluha, hindi yun. Yung muling pagkabuhay, ang inaasahan ko ay, no, makikita ko muli ang aking tatay. Ano pa? God allows death so that they will rise again. And that is the place will forever happens. Walang forever sa mundong ito. Ang forever lamang ay sa muling pagkabuhay. Ano pa? Pero ang problema, kahit naniniwala ka sa forever sa muling pagkabuhay, ayaw mo pa rin mamatay. Di po ba? Ano? Ayaw mo pa rin mamatay. Palagi ko nga yung biro eh. Noong nagmisa ako sa patay, iyakang iyakan. Tapos, pagkatapos ng misa, sabi nung namatayan, sabi, sana Father, pag may namatay, sabay-sabay na lang. Diba? Sabi ko, bakit naman? Parang wala nang iyakang ganito. Ano po? Sabi ko sa kanya, hindi naman ako tama yun. Bakit naman, Father? Inimbitahan nyo lang ako eh. Sasama nyo ako. Di ba? Panapanahon yun eh. Di pa ba? Ano? May kamatayan, hayaan mo ang bawat isa sa kanilang takdang panahon. Tanggapin mo na bahagi yan ng buhay. Tanggapin mo, at yun ang ating pananampalataya, na mayroong muling pagkabuhay at doon tayo muling magkikita-kita na kung saan wala nang karamdaman. Wala nang karamdaman. Wala nang pandemya. Ano po? Kailan yun? Ah, tanging Diyos lamang nakakaalam. Kaya maganda yung biro ni Father Raura eh. Ano yung biro ni Father Raura? Habang buhay kayo, mamasyal kayo. Habang buhay kayo, huwag kayo masyadong trabaho ng trabaho, mamasyal kayo. Hindi yung kung kailan kayo patay, saka kayo namamasyal, yung kaluluwa ninyo, di ba? Ano? Hindi yun panahon para mamasyal. Pumunta na kayo sa langit pag kayo namatay, di po ba? Ano? Ha? Sadyang ganun ang buhay. Hinahayaan ng Diyos ang paghihiwalay sa lupa upang muli tayong magkita-kita sa langit. Di po ba? Ano? Tanggapin natin. Matagal-tagal din naman si tinanong ko, ilang taon ba si nanay ng gano? May sakit? 17? Tagal din. Ah, 20. At 2017. Oh, 20. Oh, matagal din. Oh, 2017. Di ba, ano? Tinatanong ko, sino kaya may kasalanan? Di ba, ano? Kasi nung tinanong daw si Padre Pio nung matanda, Padre, 30 taon na akong may sakit. Kailan ba ako gagaling? Ang sagot daw ni Padre Pio doon sa matanda, hayaan mo na. Para yan sa kamag-anak mong may kasalanan. Kaya pag may sakit kayo, no? Pero maganda yung tanong, pag may kamag-anak may sakit, ako kaya ang dahilan? Di ba? No? Maraming pagtatanong, maraming pagninilay. Masakit ang kamatayan, pero, yan ang katotohanan ng buhay. Actually, hindi yung lamay ang malungkot. Ang lamay, ang malungkot ay yung unang Pasko, yung unang bagong taon, yung unang birthday, yun ang malungkot. Kasi kahit maraming handa, kahit maraming Christmas decor, alam mong kulang na.
tinatanong, gano'ng katagal ka umiyak? Ako, 3 taon. Paano nawala? Nawala na lang, di ba? No? Nawala na lang. Biyaya yun. Eh, nanay namin, 12 years na hanggang ngayon, hinahanap pa tatay namin, eh, di ba? Di ba? Hindi ba niya tanggap? Ay, bahagi siguro yun talaga eh. Hindi mo pwedeng pigilan, hindi mo pwedeng turuan. Ilang beses na namin dinala nanay namin sa sementeryo, patay na si Papa. Ayan ang kabaw. Ayan na yung puntod. Sabi, ay, patay na nga pala. Pag uwi, hahanapin pa rin. Ay, sawa na kami kada dala sa puntod. Ano po? Ha? Hanggang kailan, hindi mo alam. Hindi mo alam. Bahagi yan ng ating ano, marahil. Hindi naman pagdurusan tawag doon. Siguro bahagi ng ating kalungkutan. Ano pa? Kalungkutan. Ano sabi ng aking kaibigan? Sabi, mayroon siyang nag-kidney transplant siya. At sabi niya, sadya sigurong ganito ang buhay. Ano pa? Na may mga taong sobra, sobra ang pagmamahal na sa kanilang pagpanaw, hindi mo talaga sila kayang limutin. Ano pa? So, mahalin niyo lahat. Kung meron kayong gustong parusahan, mahalin mo. Mahalin mo. Talagang mahalin mo. Para pagpanaw mo, magdusa siya, di ba? No? Ganun pala yun, di ba? No? Oo nga. Kaya kung naintindihan mo ngayon na pag merong may sakit, palaging inaaway. Palagi masama ang loob. Bakit? Para pag may namatay, ay, hindi ko yun maalala. Masama ang loob ko dyan. Di ba na? Defense mechanism. Well, iba't ibang mukha ng relasyon na kung saan nagbibigay ng iba't ibang damdamin kapag pumapanaw. Damdamin lang ba? Hindi. Hindi. Ang mahalaga, meron tayong pananalig, meron tayong pananalig na darating ang araw, magkikita-kita muli tayo. Di po ba, anak? Magkikita-kita uli tayo. Sabi ng aking pamangkin, nung siya ay 3 years old, sabi niya, Papa, pag ikaw ay namatay, hanapin mo lang ako sa may paanan ni Jesus. Doon tayo magkita, ha? Sabi ko, naisip ng bata yun. Oo nga naman. Paano tayo magkikita sa langit? Di maghanap tayo ng lugar na pwede nating puntahan. Ano po? Matalino yung bata. Punta tayo. Punta ka sa may paa ni Jesus. Doon tayo magkita. Ano po? Sabi mo kay nanay, Nay, doon ka palagi sa may paa ni Jesus, ha? Doon tayo magkita, ha? Diba? Kasi wala lang puno doon eh. Puno, doon sa puno ng mangga, diba? No? Wala eh, hindi po ba? Na? There must be a place where we can see each other. It will come. It will come. Nung nililibing na namin ang tatay namin, sabi ng kapatid ko, pwede bang buksan ang kabaong? Para ano, kikiss lang ako, huling kiss. O, di, binuksan ang kabaong. Nag-kiss na po. Tapos, pinapakinggan ko ako ano sinasabi ng kapatid ko. See you again. At least sinabi see you again. Di ba ba? Hindi see you soon. Di ba? Baka huwag ka magkakamali. Ano po? Baka pag see you soon, soon agad. Di ba? Tama naman panalangin. It will come.
malungkot, pero hinahayaan natin ang kalungkutan na magpaalala sa katotohanan na tayo'y nakikiraan lang sa mundong ito. Yan ang katotohanan. Darating tayo doon. Panahon natin. Ano po? Kaya nga po, ang aking paalala sa mga kamag-anakan. Ano po? Pagsisilipin ninyo ang mukha ng nanay sa kabao. Sana masabi nyo ito. Ikaw ngayon, ako bukas. Yan ang katotohanan. Ikaw ngayon, ako bukas. Ibig sabihin, tanggap natin na sadyang una-una lang yan. Ano pa? Pag bata tayo, hindi natin iniisip yun eh. Pero matatanda na tayo. Malapit na tayo. Di ba ba? Ano? Huwag kayong magkunwari. Feeling nyo lang yun. Di ba? Halos magkakaedad tayo dito. Aba. Ilan lang ang bata dito. Di ba? Ibig sabihin, malapit na tayo. Ano po? If you really believe, kahit ang tanong ni Martha kay Jesus, bakit mo hinayaan? Well, ganun talaga. I allow death that you may have eternal life. Titingnan mo ang labi ni nanay at hari nawa, magdulot ito na isang mas malalim na pananalig sa pag-ibig ng Diyos. Amen. Ang akin lang pong habilin sa kamag-anakan, ano po, that in your private time, you do three things in front of the remains of Nanay Purification. One, that you personally thank her for what she has done to you, for you. Ano po? Pinagsumikapan ng nanay na maabot ninyo ang inyong mga pangarap. Sana mayroon pa sa salamat. Ano po? In your own private way. And I believe personally, you have your own reasons why you should say thank you. Second, as we have our farewell, kung ano man ang pagkukulang ng nanay, patawarin nyo. How do you say that? Di sabihin nyo sa kanya, sama nyo ng loob. Ano po? Nanay, di ko pa rin kayo napapatawan. Ha? Naalala nyo, kinurot ako nga, sa harap ng aking classmate. Meron mga ganun, di po ba? Alam ko meron kayong tinampo noon. Ha? Na dinamdam ninyo, then let nanay go by allowing her to hear your words of forgiveness. Pinapatawad ko po kayo. Ano po? Pero, ito ang pero. Alam nyo rin na nasaktan nyo rin ang nanay. Kaya humingi din kayo ng tawad. Ano po? Nanay, alam ko nasaktan ko kayo noong, kaya sana patawarin nyo. Humingi ng tawad at magpatawad. Ang pangatlo ay ano? Mangakong magmamahal. Mangakong magmamahal. Ano ibig ko sabihin? Ipangako kay nanay na mamahalin ko kayo habang buhay. Sa anong pamamaraan? Sa pamamagitan ng pagmamahal sa bawat isa. That you will love your mother in the way you love one another. Ano po? Walang sino mang mabuting magulang na tutunghayan ang kanyang mga anak na dito sa lupa nagbabangayan. Ano po? So, magpasalamat, humingi ng tawad at magpatawad. Ikatlo, mga ko magmamahal. Ano po? Kahit naman gaano ka kasaya tayo magkakapatid, mayroon pa rin tayong hidwaan. Di po ba, ano? So, sabi ng nanay,
huwag niyo akong pabangunin sa living, ano? Kaya tumigil kayo sa mga kalokohan ninyo. Ano pa? Yun po, ano po. Take time. Meron pa tayong 2 gabi at 3 gabi pa. Ilan ba? 2 gabi pa. 2 pa. Ano pa? Diba? Pag nakita nila kayo humahagulgol dyan, naintindihan nila kayo. Oh, maraming kasalanan yan. Eh. Kaya nga maganda yung nagmimisang pamilya lang. Eh. Hindi pa ba na? Ha? Maganda yung pamilya lang tayo. So alam natin, ha? Minahal kayo ng inyong nanay. Ha? At pagkaminsan, ang pagtitiis ng nanay, hindi naman dahil may kasalanan ng mga anak. Meron pa silang gustong makita bago sila pumanaw. Hindi ko alam yun. May kanya-kanya kayong drama eh. Hindi po ba? Ano nga kayang gustong makita ng nanay? Ano pa? Na inantay bago pumanaw, no? Ha? Tapos na kanya. Apo? Ano? Tapos na. Ha? Hindi natin alam. Ano pa? I'm sure meron. Ano pa? Hindi dahil may kasalanan, kundi dahil mayroong pangarap. Muli po ang aking pakikiramay, sadyang mahirap pag may pumapanaw. The Lord be with you. And may Almighty God bless you and your family, the Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen. We go in peace to love and serve the Lord. Thanks be to God.